Ang itim ko nga ngayon, ano? Hello, everyone! Okay, so today, ang gagawin natin is Wet and Wild Full Face. Ayan, most requested to lately sa akin. So, some of this available sa mall, some of this available online lang. Kagaya nitong photo focus, naghanap ako guys nito sa mall, wala siya. Hindi siya available. By the way, nakabili ako ng Wet n Wild products sa my Watsons dito sa Robinsons, Manila. Yung iba, kagaya nitong photo focus, bebang online store. Anyway, listahan ng mga products na gagamitin ko nasa description box and yung online shop kung saan ko siya nakuha, okay? So, magsimula tayo sa primer. I will be using itong Wet n Wild na Cover All Primer. Ayan. Ayan yung itsura niya, puti. It refines pores, fills fine lines, brightens complexion, evens skin tone. Amoy Elmer's glue to. Medyo may amoy siyang maasim, tapos mas smooth na yung skin ko. Pero wala naman akong napansin na difference sa pores ko. Kaya namamayagpag pa rin sila dyan. Okay, next one. Let's try itong Wet n Wild Photo Focus. And ang shade ko is Buff Bisque. Sana okay siya. So I'm just gonna shake it. Goodbye Photo Flashback. Helps eliminate white particle reflection. Talaga ha. Tested under 7 light conditions with top smartphone models. Oh, pang selfie pala talaga to. With and without flash. Meron pala siyang spatula. So gagamit ako ng Miracle Complexion Sponge na ito yung fake sa Divisoria. And ngayon nung binasa ko siya, nawasak. Pangalawang beses ko pa lang itong gagamitin. Ang bilis ng pangyayari, ano? Ayan, hindi ko dadiretso yung spatula sa face kasi ayoko. Okay, let's see. On one side. Zoom in natin so you can see it. Umitim ako guys, ha? Galing ako ng Ilocos, kaya hindi pa kami nag-swimming niyang lagay na yan. Pero yung hangin sa Ilocos, nakakaitim talaga. Pero hindi siya ganun kainit kasi mahangin siya. Mainit yung araw, oo. Pero yung tsaka yung hangin mainit. Pero mahangin. Gets nyo? Parang hindi ako masyadong ganun kapawis na pawis. Hindi kagaya dito sa Maynila. Malagkit. Medyo maputi ng konti yung shade na nakuha ko. Kasi nga umitim ako. Pero feeling ko pag bumalik naman yung kulay ko, yung totoong kulay ko, hindi na ganito. Ayan siya on one side of my face. Natakpan naman niya yung mga blemishes ko. Tingnan nyo ito. Kitang-kita pa yung blemishes ko. Ayan. And matte yung finish niya. And magaan siya sa pakiramdam. Hindi malagkit. Mag-a-add ako ng another layer. Kasi nakikita ko pa yung ibang blemishes ko. On application, maganda talaga yung kapit niya sa skin. Obvious dito na naka-foundation ka talaga. Although yes, maganda talaga yung coverage niya. So i-apply ko na siya on the rest of my face. It looks really matte on my skin. Dahil nga medyo nagbabalat ako ng konti, dahil na sunburn ng konti. Medyo na-emphasize na, especially dito sa sides. Parang kulang siya ng dewiness. Maglalagay ako ng concealer. Hindi ako maglalagay sa under eye area, okay? Maglalagay lang ako dito sa my blemishes ko. Ayoko maglagay sa under eye area nito kasi unang-una, hindi ko naman talaga kailangan. And ayokong maapektuhan yung sa foundation kasi gusto kong i-test out talaga yung foundation. And then later on, we will check kung magtatagal ba tong concealer na to or what. Wet n Wild Cover All Liquid Concealer Wand. Shade ko dito is 812A or light. And fingertips na lang yung gagamitin ko. For my powder, Wet n Wild Photo Focus Pressed Powder Neutral Buff. Gagamitin ko si Mr. Right. Mr. Right! Lalagay muna ako sa under eye area. Then sa T-zone. And then dito na rin sa baba. Kanina parang ang puti nung foundation. Pero ngayon parang nung nag-set na siya, okay na. Nagdo-tone down naman siya. Wala siyang sponge ha. Gagamitan mo talaga siya ng brush. And okay siya para sa akin. Kasi hindi niya naapektuhan yung kulay ng foundation. So huwag kayong mag-expect ng coverage sa kanya. Kasi talagang pang set lang siya. Eyebrows Wet n Wild Color Icon Brow Pencil. This one is Blonde Moments. So hindi ko alam kung bakit blonde yung kinuha ko. Okay. Medyo kulay kalawang to. Medyo matigas yung brush. To be honest, parang medyo mag-green siya sa paningin ko. Okay naman yung pagkaka-blend niya sa buhok ko, no?
Pero ang gusto ko sa kanya is hindi siya mukhang drawing na kilay. Siguro kasi nga dahil pencil siya. Pencil niya madaling ikulay, malambot, creamy. Madaling makuha yung kulay. The next one, ang gagamitin ko is itong Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette. Hindi ko pa na-try yung highlight. So let's try this. Ito yung gagamitin kong brush, Zoeva, na face curve. Meron nakalagay sa likod eh, kung saan ka dapat mag-highlight. Maglalagay ako sa noo, and then under eye area, and then sa chin. Maglalagay na rin ako sa nose. Okay, wala akong masyadong nakitang difference. Pero, yeah. Mamaya na ako mag-contour, pero ito yung gagamitin ko for my crease. Hindi ako nakakuha ng Wet n Wild na eyeshadow. Ang meron lang ako is itong glitter nila. 352B or brass. Ito yung gagamitin ko, guys. Kung meron kayong pang-contour, actually, pwede na yun eh. Gagamitin nyo lang. Para lang magmukhang deep set yung mata. So, ilalagay nyo siya dun sa crease. Parang may kasama na siyang glue sa loob. Parang nakadikit na siya dyan. So, let's see. First time ko itong gagamitin, actually. So, ilalagay ko lang siya sa middle part ng aking eyelids. Wow! Biglang bumongga yung makeup ko. I like it! Parang, ooh! May glitter fallouts. Oops, bakit ganun? Parang ang hirap na ilagay sa kabila. Dab lang, ganyan. Kasi kumakapit siya ulit dun sa fingertips. May mga fallout sa baba. Nako, buti na lang hindi ako nag-contact lens. Masakit yata ito pag naka-contact lens ka tapos napunta sa eyes mo. Ah, I can only imagine. Ginamitan ko lang ng brush para matanggal yung fallouts ng glitters. Eyeliner, I will be using Color Icon Kohl Eyeliner. And ang shade nito is Pretty in Mink. Okay. I like the eyeliner. Blonde yung kilay ko ngayon, so medyo lighter siya. Hindi ganun ka-intense yung eyeliner ko, so nag-blend naman siya ng mabuti. But oh my gosh, ayan, dumoble na siya. Oh my. Kailangan ko i-smudge tong Kohl eyeliner na to kasi nagda-double liner na siya. Okay, kailangan natin to i-smudge. We'll be using yung smudge brush ng Real Techniques. Nung umpisa, okay sa akin yung eyeliner. Kaso, nung nakita kong dumoble siya dito, andito pa nga eh, oh. Nasira yung itsura ng aking eyeshadow. Sana ngayong nasmudge ko siya, sana hindi na siya gumalaw. So moving on, doon naman tayo sa mascara. I will be using yung Mega Length Wet n Wild Mega Length Mascara. Yung mascara, basang-basa. So, kahit na kinurl ko yung lashes ko, bumabagsak siya. Kinurl ko na yan. Bumagsak na naman. Yeah, mag-fall sa eyelashes ako, guys. Wait lang. Just ko, die. So, alam nyo, fail yung Kohl eyeliner pencil. Nung naglagay ako ulit, lalong kumalat. Nung naglagay ako ng false eyelashes, papatungan ko sana kasi para hindi halata yung base ng false eyelashes, di ba? Nung naglagay ako, dumikit siya ngayon dun sa glue, lalong na-mess up yung false eyelashes, so kailangan ko siyang ikabit ulit. Hindi talaga siya effect. So, ginawa ko, naglagay na lang ako ng liquid eyeliner. Ang ginamit ko yung heavy rotation. Ginamit ko naman siya pang tight line. Pang tight line, okay naman siya kung gusto niyo ng medyo brownish lang, yung hindi black na Kohl eyeliner for tight lining. Ayan, okay to. Ilagyan ka kaya dito sa ilalim, tapos smudge na. Baka mamaya ma-mess up na naman. Okay, tingnan natin. Maglalagay ako dito sa ilalim and then I will smudge it. Ayan! Mas okay yan, no? What you think? Mas maganda yung meron sa ilalim. Okay, mag-contour na tayo. Ito ulit yung gagamitin ko. Ilang beses ko na rin naman nagamit yung contouring palette na to and I like it pang contour. Pero yung pang-highlight, kanina ko lang ginamit. Maganda siya. Nose line. For my blush, Wet n Wild Color Icon, Apricot in the Middle. Ito yung itsura niya, guys. Hindi nakikita sa camera eh, pero meron siyang konting mga shimmer. Ayan. Iwasan nyo na lang yung large pores kasi pag nalagyan dito, ito nandito kasi yung visible pores ko eh. Ayan, pag nalagyan, na-emphasize yung pores kaya sa gilid lang. Ang ganda ng effect niya sa face. Apricot in the middle. May pagka-peach kasi siya eh. Maganda siya pang summer. Lipstick. Okay, I will be using yung Mega Last na Iris I Was Rich.
Ay, ang sarap naman niyang ipahid sa lips. Oh, kasi nabe-bend siya, oh. Nakikita niyo, nabe-bend yung applicator. Medyo mahirap lang. Pero, lalo na kung nagsasalita ka, kagaya ko. Teka nga lang. Ang taray. Bakit tumaray yung itsura ko dun sa lipstick? Okay, guys. Ayan. Tapos na tayo sa ating look. Alam nyo, yun lang naman talaga yung na-fail yung eyeliner kanina. Maganda yung foundation nila, guys. Promise. Kaya pala, lagi ko siyang naririnig. Ang daming nagre-rave niyang photo focus na yan. Okay, tingnan natin siya on flash. Kasi dahil nga sabi, wala daw white cast and all. Tingnan natin. Maganda siya sa photo, guys. Yun lang masasabi ko. Parang maputi lang yung face ko. Dahil nga, kasi nga umitim ako. Eh, hindi naman ako naglagay dito. Pero maganda siya sa picture. Promise. Right now, it's 1:59 PM. And babalik ako later for an update. May nakalimutan ako, guys. Gamitin. Yung setting spray. Uy, ang ganda ng spray nito. Yun nga lang, may mga naligaw na malalaking droplets. Yung spray niya talaga, pag ganun na. Bakit may, naintriga ako guys, bakit may parang ruler dito? Yan yung itsura on natural lighting guys. Ilang oras na rin nakalipas, alas 5 na guys. Pero okay pa rin siya on my face, wala pa ako. Hindi ko pa kailangan mag-block. Pero yung lipstick, kailangan ko na pagtanggalin, nakaka-edit pa siya. Alam niyo yung lipstick, sobrang drying niya, as in... patagal ng patagal, yung gumagano na yung labi ko sa sobrang dry. Tapos, nakakain ko nga siya eh. Ayan o, oh, nag-ano siya, nag-flake. Alam ko, dumidikit sa ngipin ko eh. Hindi siya komportable. Honestly, ito yung worst na lipstick na natry ko. Sobrang dry. Nag-transform na po ako bilang isang panda. Kumalat na siya sa under eye area ko. Feeling ko ito yung tonight line ko. Kumalat na siya. Pero yung foundation, tingnan nyo naman. Ang flawless sa akin. By the way guys, it's now. Namatay na yung phone ko eh. Pero it's now 7:10 PM. Ito yung first blot ko. Although parang hindi ko naman kailangan. Pero magbublot na rin ako para makita nyo. Na halos wala pa akong nakukuha. Ilang oras na yung lumipas. Eh, ay, meron na dito sa bandang kilay ko. Yung kilay ko talaga grabe mag-oil up eh. Pero the rest of my face, okay pa. Tinanggal ko na yung lipstick ha, kasi hindi ko na talaga siya matake kanina. Pinalitan ko na siya. Naligwak na yung lipstick kanina. Hindi siya nakasama sa finals. So, ito na yung oil na nakuha sa face ko after ilang oras. So far, so good. Alam nyo, ang flawless tingnan itong foundation. As you can see, babalik ako for my final thoughts dito sa lahat ng Wet n Wild products na natry ko. It's now 10:43 PM. Alam nyo, yung glitter eyeshadow na na-stress ako sa kanya ng bongga. Kasi pumapasok siya sa mata. Although, yeah, okay siya. Maganda siya on my eyelids. Pero hindi may iwasan na merong fallouts. Ayan, may nakikita akong nakasabit sa pilik mata ko, oh. Tinanggal ko na yung false eyelashes ko kanina kasi nung kami sa Robinsons. Nakausli na yun nandito. Ang tsaka tingnan. Tinanggal ko na lang. Kasama nung pagtanggal ng false eyelashes, natanggal na rin yung aking eyeliner. Kaya ganito na yung itsura ko. Sa glitter eyeshadow, okay naman siya pero talagang you will have to deal with the fallouts. Eyeliner, pencil, talagang kumakalat siya. And I don't think I'm gonna use that again. Yung primer, okay naman siya. Kaso, hindi ako na-impress. Sabi, it refines pores. So, hindi ko naman nakita na na-refine niya yung pores ko. Yung fine lines ko, andito pa rin naman kanina. Brightens complexion, very slight. Even skin tone, hindi rin. Kasi kailangan ko rin mag- foundation eh. Ako kasi, kaya ako gumagamit ng primer para maganda yung pagkaka-apply ng foundation. Maybe it helped, pero yung mga ibang primer na mas okay sa pag-conceal ng pores. Tapos yung amoy pa niya, amoy maasim na glue, kaya talagang na-turn off ako doon. Yung foundation, this one is good! Isang beses lang ako nag-blot the whole day. Maganda yung foundation, guys. I liked it. Gagamitin ko to ulit, definitely. Maganda siya sa photo, ang flawless ng tingnan. Para sa akin, okay itong foundation na to. And I think this is the first Wet n Wild na foundation na talagang na gustuhan ko. And I would recommend this also para sa mga merong oily skin, kasi hindi mo na kailangan mag-blot ng mag-blot. Maganda rin yung powder. Ginamit ko lang siyang pang-set kanina and it's good. Hindi niya naapektuhan yung kulay ng foundation. Sineset lang niya yung foundation. Magandang partner tong dalawang to. Okay naman yung pangkilay.
natural lang tingnan. Yun nga lang kasi dahil blonde yung nakuha ko. Parang mag-greenish tuloy siya. Siguro yun yung effect kapag microbladed ang iyong eyebrows. Yung pang contour is good. Nagamit ko na yung before. Actually, nagustuhan ko talaga yung contouring palette ng Wet n Wild. Yung mascara, hindi ko pa masyadong ma-enjoy. Basang-basa siya para sa akin. Pero naalala ko yung wand niya. Para siyang Fashion 21. Yung double up mascara. Yun. Para siyang ganun. Mega length to, so I expect na mapapahaba niya yung lashes ko. Na nagawa naman niya, pero mas kailangan ko volume. Kasi hindi ganun kakapal yung aking lashes. Maganda rin tong blush na to. Lalo na ngayong summer, lalo na pag medyo natan ka ng ganyan. Hindi mo na kailangan din ng highlight kasi meron siyang konting highlight. So, ang technique lang is huwag mo ilalagay dito. So, dapat nandito lang siya. Dun sa areas na wala kang large pores. This one, it's transfer proof kaso kapag nilagay mo na sa lips after ilang oras, parang natutuyot yung labi ko sa kanya sa sobrang drying na talaga. Oo, walang lagkit pero parang kang may nakadikit na something sa labi mo na sobrang bothering para sa akin. Tapos nagpipira-piraso siya dun sa loob. Nakita pa kong nakakabit sa ngipin ko. So, maganda pa naman sana yung shade niya kaso yun nga. Yung concealer guys, parang can do without. Parang okay lang siya na concealer. Hindi siya ganun ka-impressive. Pero the best talaga dito is yung foundation. Yung foundation pa lang kasi enough na para sa akin. So, yun lang guys. Sana na-enjoy nyo tong video na to and sana nakatulong sa mga nagre-request ng Wet n Wild full face first impression. Comment kayo sa baba kung meron pa kayong ibang brands na gusto nyong gawang ko ng full face first impression. Pwedeng galing dun sa haul na ginawa ko. Ahem, Essence. Maraming salamat sa panonood. Kung nasubukan nyo na isa sa mga products na nabanggit ko today, comment down below. Pwede kayong mag-share na experience nyo dun sa product na yun para makatulong din sa iba. Yun lang, see you again on my next video. Don't forget to subscribe and thumbs up kung nakatulong tong video na to. Bye guys!